What's up mga brad, at shoutout po muna sa ating mga bagong subscriber. Sa video natin ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga alien, anghel, higante at si Satanas. At kung bago ka lamang sa aking channel ay i-hit lamang ang subscribe button at ang bell icon para updated ka sa mga videong ma-upload natin. Hanggang ngayon ay isa pa rin napakalaking katanungan sa sangkatauhan kung sino ba talaga ang gumawa ng mga kamangha-manghang mga istruktura ng unang panahon. Kagaya na lamang ng kung sino ba talaga ang gumawa ng mga pyramids na maging ang pwesto nito ay eksakto sa Orion's Belt. Para saan ang mga malalaking mga simbolo ng Nazca Line? Ano ang hinihintay ng mga nakatingalang mga Moai sa Easter Island? Para saan ang Stonehenge at paano nila binuhat at dinala ang mga tunituniladang bato? At napakarami pang mga nakamamanghang mga estruktura na sinasabi ng mga eksperto na hindi kayang gawin ng mga tao kundi sa tulong ng mga alien. Totoo nga ba talagang may mga aliens? O gusto lang tayong iligaw sa mga bagay pang mas malalalim? Sa sobrang laki ng ating kalawakan, posible nga bang may iba pang mga nilalang ang nakatira sa ibang mga planeta? At gaya ng sinasabi ni Eric von Daniken na isa sa pinakatanyag na mananaliksik tungkol sa mga ancient alien, na may isang panahon na bumaba daw ang mga alien sa ating planeta at gumawa ng mga tao upang gawing mga trabahador at minahi ng mga ginto at iba't iba pang klase ng mga mineral at metal upang gamitin ito sa kanilang mga teknolohiya. Ayon kay Eric von Daniken tungkol sa kanyang mga pag-aaral sa mga sinasabi niyang mga ancient alien na may dala ng mga karunungan dito sa ating planeta at sila daw ang mga dahilan kung bakit mayroong mga kamanghamanghang mga istruktura noong unang panahon. Kung paniniwalaan mo ang kanyang mga sinasabi, ay malamang mawala ang iyong paniniwala sa Diyos. Alien nga ba talaga ang dumalaw sa ating planeta? O mga anghel na nilalang ng Diyos na nagpabaya sa kanilang mga katungkulan? Sinasabi sa Biblia na ang mga anghel na ito ay iniwan ng kanilang mga tahanan at kumuha ng mga asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Mababasa natin ito sa Henesis 6:1. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga fallen angels na ito ay nagkaanak sa mga anak na babae ng mga tao at ang mga anak nila ay ang mga higante. Mababasa natin ito sa Henesis 6:4. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at magkaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Hindi talaga mga alien ang dumalaw sa ating planeta kundi mga anghel, at sila din ang may gawa ng mga kamanghamanghang mga istruktura noong unang panahon. Kung mapapansin mo ang mga larawan na nakaukit sa mga bato noong unang mga sibilisasyon, makikita dito ang paglalarawan ng mga tao ng kanilang paglilingkod sa mga higante na anak ng mga anghel. Dahil kung talino lang din ang pag-uusapan, alam na alam ng mga anghel lahat ng mga bagay ng karunungan dito sa lupa. Dahil ayon sa ikalawang Samuel 14:20, ang mga anghel ay pantas at matatalino sa lahat ng mga karunungan sa mga bagay sa lupa. At dahil nga sa nangyaring ito na nahaluan ang lahi ng mga tao, ay naging masasama na lang parati ang isip ng mga tao, kaya't nagpa siya ang Diyos na gunawin ang unang sanlibutan. At ito ay sa pamamagitan ng malawakang pagbaha, at si Noe lamang at kanyang mga pamilya ang nakaligtas at ang mga hayop na pumasok sa daong na ipinagawa ng Diyos kay Noe. Hindi talaga mga alien ang naninirahan sa ating kalawakan kundi mga masasamang espiritu, kabilang na ang mga unang anghel na nagpakasama. Mababasa natin ang detalyeng ito sa Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Ang paniniwala sa mga alien ay isa lamang paraan ni Satanas upang iligaw ang mga tao at huwag maniwala sa Diyos. Kasinungalingan, ito ang number one na sandata ni Satanas upang patayin ang mga tao, gaya na lamang ng ginawa niya kay Eva at Adan. Pinatay niya si Eva at Adan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eva
na kapag kumain sila ng bunga ng punong kahoy, ng pagkaalam ng mabuti at masama ay walang pagsalang mamamatay sila. Genesis 2:17. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At dahil gustong patayin ni Satanas si Eva at Adan, sinabi niya sa Genesis 3, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sumagot naman si Eva, nasa alinmang punong kahoy ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At dahil nga sa kasinungalingan ni Satanas, sinabi niya kay Eva, tunay na hindi kayo mamamatay. Nang makain ni Eva at Adan ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay hindi naman talaga kaagad namatay sila physical. Bagkus nagkaroon pa nga sila ng maraming mga anak, pero namatay sila spiritually nang makakain sila ng bunga. Pinaalis sila sa halamanan ng Eden at pinarusahan sila ng Diyos. Ganito ang paraan ni Satanas sa pagpatay ng tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Papatayin kanya hindi literal kundi ang iyong espiritual. Kaya sa Biblia, si Satanas ay tinatawag na mamamatay tao. Sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Binabaliktad ni Satanas ang gusto ng Diyos para sa tao. Gusto ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa tao. Ang gusto naman ni Satanas ay pagmalupitan mo ang iyong kapwa. Gusto ng Diyos na mahalin mo ang iyong asawa, ngunit ang gusto naman ni Satanas ay mangalo niya ka. Gusto ng Diyos na sumampalataya ka sa kanya, pero si Satanas gusto niya na maniwala ka na walang Diyos at maniwala ka na lamang sa mga alien. Ang gusto ng Diyos ay hanapin mo siya gaya ng sinasabi sa Lucas 11:10, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Pero ang gusto ni Satanas ay wag mo na hanapin ng Diyos. Maniwala ka na lang sa mga alien at magpakabuyo ko na lang sa mga kalayawan. Pero ang di mo alam, napatay ka na pala ni Satanas. Sa 1 Timoteo 5:6, datapot ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Marami nakamamanghang mga istruktura ang iniwan ng mga unang sibilisasyon. Malawak na ang kaalaman ng mga tao ngayon. Ngunit hanggang sa ngayon ay misteryo pa din sa sangkatauhan kung sino ba ang gumawa ng mga ito. Maraming tao ang nakatuon sa pag-aaral sa mga bagay na ito. Lumalawak ang karunungan ng tao pagdating sa siyensya. Ngunit unti-unti namang nawawala ang isip ng tao sa mga bagay na espiritual. Kaya't sinasabi sa Biblia na ang katalinuhang ito ng mga tao ay isa lamang kamangmangan sa Diyos. Sa 1 Corinto 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanlibotang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanilang katusuhan. Dahil kung iisipin mo, karamihan sa impensyon na produkto ng karunungan ng tao ay hindi makatao. Bagkus pinapatay nito ang mga tao, maging ang ating kalikasan, maraming advanced na karunungan at kaalaman ang iniwan sa atin ng mga naunang sibilisasyon na pinamunuan ng mga anak ng mga anghel. Ito ang natuklasan ni Hitler, kaya ganun na lamang ang galit niya sa mga Hudyo na tinatawag noong una na bayan ng Diyos. Mahigit 6 milyong Hudyo ang tinorture at pinatay ni Hitler noong panahon niya. Si Hitler din ang unang gumamit ng mga makabagong pangdigma gaya na lang ng jet fighter at submarine. At nang matalo sila ay natuklasan din ang mga binubuo nilang mga makabagong pandigma na kamukha ng mga sinasabing UFO at flying saucer. Hindi na masyadong lumabas sa media ang mga ito dahil ito ay ginawang top secret ng Amerika. At nang matalo nga si Hitler sa giyera ay tinuloy ng Amerika ang pag-aaral sa mga ito sa isang lugar na kontrobersyal at mahigpit na binabantayan, ang Area 51, kung saan maraming mga naitatala na UFO sightings. UFO nga ba talaga ang mga ito? O mga makabagong pandigma na inihahanda para sa 3rd digmaang pandaigdig upang lipulin ang sangkatauhan na gustong gusto ni Satanas na naguudyok sa mga pinuno sa lupa upang paglabanin ang mga tao?